Okay, isa to sa mga video na handa actually ako ma-disappoint sa product na binili ko. Mainly dahil sa interaction ko sa seller nito. So, ito nga, binili ko sa Lazada and supposedly isang white na LG V60 yung laman nito. Mamaya ako papaliwanag kung ba't ako bumili ng LG V60 once na ma-confirm ko nga na legit nga to. And ito nga yung interaction ko sa seller na binilan ko. So, ang pangalan ng seller is Rainbubby sa Lazada. And ang rating niya is all over 90%. Tapos nag-chat ako, can you send pictures before shipping? Tapos ito nga yung sabi niya, please give me some time to prepare. So tetest niya muna daw yung product bago niya ipack ganon. Tapos sinabi ko, I ordered white, so thank you. Yun nga sabi ko. Tapos 4 days after is hindi niya pa din siniship yung LG V60. So nag-chat nga ako, when is my order getting shipped? Tapos sagot niya, I will deliver the goods tomorrow. This phone is expensive, I need to prepare it. Tapos 2 days after is nag-chat siya, ito nga yung sabi niya, LG V60 na Korean version, yung V600N, is out of stock nga. Tapos ang papadala niya nga ngayon is yung V60 na T-Mobile version. Tapos that's actually great for me as sa pagkakalam ko, yung V600TM, yung T-Mobile version nga ng V60, parang pwede mong gamitan ng 5G to in any country, if I'm not mistaken na. Tapos yun nga, sabi niya, can I change the version waiting for your reply? Tapos sabi ko nga ulit, okay, white color, para lang ma-remind siya. Tapos sabi ko, one with no scratches sana, if possible lang naman. Tapos sabi niya, okay, tapos kinonfirm ko lang sa kanya, so the unit na sasend niya, isang T-Mobile version. Tapos 3 days after, is nag-chat siya, my friend, good morning. We went ahead and sent the V600N version. Tapos sabi ko na lang, okay, since yun naman talaga yung nakalagay sa product page nila. So kahit na over 90% yung rating ng seller na to, is na-sketchy ako doon sa ubod ng tagal na pag-test niya ng phone, which took 4 to 5 days. Tapos in the end, sasabihin niya sa akin na hindi na daw available yung V600N, tapos V600TM nga yung sasend niya sa akin. Tapos 3 days after again, is sinabi niya nga sa akin na ang sasend niya nga daw isang V600N, which is again yung Korean version nito. Check ko muna to. So papakita ko muna sa inyo yung unboxing nito, like paano mag-unbox yung seller na to, yung Rainbubby na to. And pag-unbox ko nga nito, is check ko muna if everything checks out fine bago ko gawin yung first impressions ko dito sa LG V60. And pasensya nga pala sa bangtot ni Chacho as gusto niya sa taas ng lamesa ko ngayon. Tapos itong specific na LG V60 na binili ko is 16K siya for the 256GB variant, by default with 8GB of memory na. Meron ko ding option for 128GB of memory, so doon na nga ako sa 256GB variant nito. Okay, so well packed naman for the most part. And uy, sealed ba talaga ang ako akong LG V60? Doubt ko na ano, talagang sealed to. Feeling ko sinail lang ulit ng seller. Pero yeah, nakabox pa nga yung LG V60. Yan nga, V60 thinq 5G. And wala actually ba nakalagay sa gilid ng box na to. May bukod dyan, yung LG logo. Tapos yan nga yung nakalagay sa likod. Actually, yan ko muna pala. And misa naman din pala na soft clear na TPU case yung seller. Tapos dito sa boxes, yan, may punit tayo dito. Medyo damage yung box niya. Which leads me to believe nga na hindi to a brand new na LG V60. Though, tingnan natin. Okay. Okay, so tama naman yung unit na sinad ng seller, white nga. And actually, gusto ko makita to. Ang shiny niya. Actually, parang too shiny na mukhang fake yung phone. Ayaw ko. Actually, check ko lang yung unit for any cosmetic damage na in-expect naman is meron naman tong mga cosmetic damage. Pero, so sobrang minor lang. Pero, mukhang meron nata tayong scuff dito. And meron tayong parang GD nakalagay sa sticker na yan. Ako ko na ibig sabihin nun. Pero, check ko kung ano yung kasama pa sa box nito. Yeah, meron nga tayong product safety and warranty information. Which, assume ko, wala nang warranty to. Refly, wait. Nakita ko yung seller na to. Pagkakalam ko ibang seller yung reply na to. So according dito sa card na to is may 6 months daw sila na, tama ba? Warranty to. Medyo bad yung English dito pero yeah, assume ko may 6 months warranty to. Pero in the fact na nahanap ko to sa loob ng box na to is yeah,
definitely used na phone to. So, ito, may isa naman sila na LG na charging brick. So, max na output is 9 volts, 1.8 amps. Ano yun? Ayan siya, makalawang na mat ko. So, max ng 16.2 watts ang output na itong charger na to. May kasama din tayong SIM ejector, of course. Tapos, ang USB-C to A na charging cable. So yeah, pretty okay naman so far. Nothing out of the ordinary. Again, bago ko ibigay yung first impressions nito, gusto ko lang na i-test to see if it actually checks out. A few moments later. Okay, so after checking this phone for quite a bit, is tama nga ang hinala ko mga kaibigan. Na-disappoint ka ako mainly because of two main reasons. Pero bago yun, gusto ko nga lang ipagmalaki yung case na to. Kasi ang ganda ng case na to, nanginayang tuloy ako. Mas nanginayang ako sa case na to kasi mukhang isusoli ko yung phone na to. Buti na lang, mura lang yung case na to. And yeah, for the most part, legit naman siya na LG V60. Ang dami ko nga lang, sobrang dami ko mag-gripe dito. Unang-una na is yung fingerprint scanner na yon. Like, alam ko ito yung mga first generation ng mga under-display na fingerprint scanner. Pero the fact na sobrang inconsistent niya. Like, more inconsistent and significantly slower pa sa under-display fingerprint scanner ng S20 Plus ko. Na take note, same year lang na-release yung dalawang phone na to. Is disappointing nga dito. And everything checks out fine naman. For the most part. So, legit naman na Snapdragon 865 niya nandito. With 8 gigs of memory, tapos 256 gigs of storage. And ang unang-unang tinatry ko dito is yung speakers niya. Ang ganda ng speakers niya, pretty much, I guess, the same quality as with my S20 Plus na alam niyo naman, talagang gustong-gusto yung speakers na ito, the best speakers I've had on any phone. And siguro equal to in that aspect. So, as nakakita niyo naman, V600N. And dito na nga tayo mapupunta sa unang problema ko sa phone na to. So currently, nasa Android 10 version tayo. Kung pupunta tayo sa update center, tapos pipindutin ko yung software update, wala tayong update for Android 12, which dapat ang LG V60 is supported niya up to Android 12. Pero in this case, yan nga yung sinasabi niya, is updated na nga daw sa latest version yung software nito. Second main reason kung ba't ko ito ibabalik is nag-install nga ako ng dev check dito. Tapos, yeah, everything checks out fine naman for the most part. Yan nga, Snapdragon 865, and di ko pala nabanggit kanina, is nade-detect niya naman yung smart na SIM card ko. Pupunta ako dito sa battery tab, tapos 3500 milliamps lang yung battery neto. Take note ah, ang battery dapat ng LG V60 is 5000 milliamps dapat. So, yung combination ng problem na yon na stuck siya sa Android 10 and 3500 milliamps lang yung nire-report dito is feeling ko ibang BIOS or firmware. Parang may custom firmware to o baka siguro ginamit tong demo unit. I'm not so sure. Hindi ako sure sa mga facts dito sa LG V60 pero ayun, sobrang disappointed ko. As, ayun, masabi na din sa inyo kung ba't nga ako bumili ng LG V60. So, dito kasi sa S20 Plus ko, is most of the time na ngayon is nabibitin ako sa battery life na ito. Not to say na pangit yung battery life dito sa S20 Plus ko. Solid pa din. I can easily average 6 hours of screen on time. Pero, naman nakaraang linggo kasi, mas napapadalas ako sa phone ko kaysa sa PC ko. So, madalas I would need to charge siguro by afternoon na ganun. Ang habol ko nga dito sa V60, aside from having basically the same specs as my S20 Plus na may 865 din, siguro main disadvantage lang ng LG V60 is 60Hz lang yung display nito. Inassume ko na kaagad na magiging malupit yung battery life nito base sa review ko ng LG V50. Kunat nga ng battery life noon, mas makunat pa kesa dito sa S20 Plus ko. And considering na this has a 5,000 mAh battery and a more efficient chipset kumpara sa V50, is this should be a battery king. At tatagal siguro sa akin to na makaka-average siguro ako ng 8 hours of screen on time or something crazy like that. And the fact na hindi ko nga siya ma-update sa Android 12 and yun nga yung nire-report nung dev check, yung battery nito is 3500 milliamps nga lang daw, leads me to believe na hindi parang official na LG software firmware yung naka-load dito ngayon. And actually, nabasa ko sa isang forum na
parang may problems talaga yung mga LG V60 na galing ng Korea, yung Korean variant ng V60. And baka may mga mas knowledgeable dyan in the comments na pwede kong i-lighten dito. Pero sa ngayon, parang ayokong i-take actually risk. As much as I like the phone now, you don't get me wrong, I still like this phone. Nakaka-disappoint nga lang yung two main reasons kung bakit gusto kong ibalik to. And one weird thing pa nga pala dito is chine ko actually yung IMEI ng phone na to. And ang lumalabas is T-Mobile version na V60 to. While clearly is Korean variant to. Yan, mainly dahil dyan yung U+. Parang carrier ata yun sa Korea if I'm not mistaken. Again, as much as I want to keep this phone is, hindi lang mapalagay yung isip ko sa bagay na yun. Yung two main reasons na ngayon kung ba't gusto kong ibalik to. And though alam ko may mga magsasabi siguro sa inyo na i-flash ko na lang ganun or gumamit ako ng bootloader, custom firmware, ROM, kung ano pa man. Ayoko lang talaga mag-deal sa ganun. As in my experience, sakit lang ng ulo yung paggalaw sa mga firmware, ROM ng mga Android phones. Again, at least in my experience. So, ayoko na mag-deal doon. But yeah, ito siguro yung pinaka-first phone na in-unbox ko na gusto ko na agad ibalik sa seller. Or sa pinagbilan ko. And ewan ko, siguro that's gonna do it for now siguro. Di pa nga ako sure sa plano ko if sure na isasoli ko to. Hindi ko sure kung ititake ko pa yung risk at bibili nga ako mula sa ibang seller yung T-Mobile or yung Verizon version na yung bibilin ko ngayon, if ever. The main reason nga kung bakit yung seller na ito yung binilan ko is ang taas nga ng ratings nila. But yeah, that's gonna do it for now. Thanks for watching siguro if umabot kayo sa point na to. And yeah, peace out po na nga, mga kaibigan. In the stool, got a cheddar fan.